Ang ikatlong senatorial candidate na sasalang sa News to Go In-Depth ngayong araw, si JC De Los Reyes ng Ang Kapatiran Party. Okay, magandang umaga, Mr. De Los Reyes. Good morning, Howie. Okay, isa ka sa mga presidential candidates ng 2010 na natalo at ayon sa mga survey, hindi kayo kabilang doon sa mga popular na senatorial candidate. So, ano ang strategy niyo para makilala at manalo? Yeah, yung strategy po namin, patuloy na itulak yung plataforma at prinsipyo ng partido. Talagang kung sinunod natin yung ginagawa ng mga trapo, puro pera, puro gimmick, kung ano-anong kwelang gawain, wala. Magiging ganun tayong politika na ayaw natin. Nag-i-introduce po tayo ng bagong politika, yung matinong politika, yung politika ng katotohanan para sa taong bayan. Ngayon, kung tanggapin ng taong bayan yon, we will be happy. Kung hindi naman, dahil sa misyonaryo kami sa larangan ng politika, itutuloy lang namin parating. Okay, so parang walang malaking change dun sa strategy. So, I mean, hindi ka nga nanalo ng 2010 sa national elections noon. And what makes you think naman nanalo ka ngayon? Has there been any change or improvement in the strategy? Yeah, Howie, with networks like GMA7, no, natulungan nyo kaming ipahayag ang aming mensahe last elections, ang plataforma namin. Like, buwagin yung mga political dynasties, buwagin yung immoral na mga gastusin sa tinatawag natin pork barrel. You know, ipasa yung FOI, yung mga ganun ba? Sa tulong nyo, ngayon, naniniwala kami naman na this time around, maraming naniniwala po sa amin. And I hope this translates to votes. And gagawin po namin lahat para, kakagaling ko lang po sa Bacolod last week. And we will send our message, the pinaka kaya namin gawin po. Okay, so gusto mong pumasok sa Senado na ngayon, may parang may circus na gumaganap doon. Anong tingin mo doon? Are you entertained, dismayed? You know, before EDSA, after EDSA, patuloy po tayong linoloko ng mga politiko na sumasali sa partido politikal na nagiging koalisyon lang, na linoloko-loko lang tayo. Wala naman talaga silang tunay na plataforma. Meron nga silang karanasan, pero bulok po yung karanasan na yon. Ang dapat po, huwag natin sabihin, ito ginawa ko, nagyayabang pa. Ang tanong ngayon is, ano ang gagawin natin? Hindi nga nila mapasapasa yung FOI, hindi nila ipinapasa yung political dynasty. Kaya po nandito ako para talagang ipilit na yon, once and for all. Okay, nabanggit mo nga yung dynasty. You are related to the Gordons, which are a dynasty in Zambales. And yes, then kumakandidato rin yung iyong tiyuhin na si Richard Gordon, no, dating senador. No? So, what do you think about dynasties? And niwala ba kayo doon sa panukala na dapat i-ban na ang mga dynasties sa politika? Dapat ho, at kung napatupad yan, na isabatas yan, nagawa ko na yung aking misyon. Pero hindi ka makakatakbo ngayon. Okay. Kung si Senator Gordon, yung hangarin niya, yung adhikain niya, katulad sa akin, eh hindi ko na kailangan gawin to. Ngayon, hindi naman ako, mas mahal ko yung pamilya ko, pero mas mahal ko yung taong bayan. I may be a Gordon, pero De Los Reyes naman ako. I may be a Gordon, but I'm more of a Filipino. At kinikilala ko yung saligang batas, kinikilala ko yung provision na kailangan nga ipatupad na yan. Because kawawang-kawawa na yung taong bayan. Okay, alam natin na may religious orientation din, yung ang kapatiran. Ano? But do you believe in the secular state? And sa tingin nyo, where is the boundary between church and state? Yeah. Ang church, ang provision po sa Constitution regarding, the separation of church and state ay limitasyon sa Estado, hindi sa simbahan. So, naniniwala ako na hindi dapat isulong yung ating pananampalataya na eksklusibo, kundi galangin yung religious freedom at paniniwala na lahat ng mga relihiyon may timplang konsyensya. Hindi mo, at pagdating mo sa Estado, hindi mo naman pwedeng hiwalayin yung konsyensya sa politiko. At yun yung isusulong mo, yung politika ng konsyensya. At yun po yung paniniwala ko regarding church and state. So do you think yung simbahan ngayon dapat tanggapin na yung reproductive health law? Dahil naging batas nga at natalo nga dun sa debate at dun sa lobbying effort sa Kongreso. Or dapat ba ituloy at
sabihin sa mga sa flock, no, na huwag sumunod sa batas? Sa palagay po namin, that is an unconstitutional law. Although it is a law, sa palagay namin at paniniwala po namin to, it is unconstitutional at it's unhealthy. And so, my job, if ever I'm elected, is to repeal that law. Yung pagmumudmod ng condoms, pills, IUDs, hindi po kami naniniwala doon. Ginagalang namin yung mga naniniwala. But isusulong po namin yung paniniwala namin sa larangan ng politika. Okay. Ngayon naman, meron kaming personality questions, the second part of our interview. If you were to choose to be a superhero, sinong superhero yon at bakit? Si Batman po. Bakit? Kasi mahihiyain po ako, pero nandito ako sa politika, parang naka-Batman costume. At sinabi niya na, at sinabi sa Batman movie, yung either you die a hero or you live long enough to be the villain. Naniniwala ho ako doon sa larangan ng politika ngayon. Either mamatay kang bayani o tumagal ka bilang kontrabida. Have you ever lied, and what did you lie about? Well, if ever I would, and I'm sure I did before, it would be lies that would protect other people's feelings. And I am not perfect. I did before, but it would not be lies that would create injustice to my neighbor po. Okay. Ang karamihan ng mga botante ngayon ay young voters, no? Mga kabataan. Meron ka bang hindi naiintindihan tungkol sa youth culture o tungkol sa mga kabataan ngayon? Yeah. Is there something that really puzzles you? Bakit sila ganun? Yeah, yung hindi ko po sila naiintindihan in the sense na napaka-liberal ng kaisipan ng mga kabataan ngayon. Ngunit naiintindihan ko kung bakit sila liberal. Bakit dahil, sila liberal? Dahil ho, yung gobyerno natin, napaka-liberal na at napabayaan na yung mga kabataan. Okay. Marami pong salamat. JC De Los Reyes, candidate for Senator.